Marami pong paraan para maging marunong ang tao. And there are many ways to knowledge. One of that is discovery. Discovery can be very worthwhile, but it's also difficult, laborious, costly. One way to knowledge is learning from others, from the experiences of others. It can be less dramatic, but it's also less difficult and definitely less costly. What is the best way and one of the easiest ways to learn in life and to gather knowledge is to learn from the Bible, very especially to learn from the most knowledgeable and the wisest man in the Bible, Solomon. 1 Kings 10, 23 to 24, King Solomon was greater in riches and wisdom than all the other kings of the earth. The whole world sought audience with Solomon to hear the wisdom God had put in his heart. Sinasabi mismo ng Biblia na wala daw hari na naging higit na marunong kaysa kay Solomon. At ang lahat ng mga ambassadors, ng napakaraming mga heads of state and very important men and even women went into Solomon's company and sought his wisdom. At yun din ang gagawin natin ngayon at nang tayo makinabang sa ibinigay sa kanya ng Panginoon na karunungan. Ang pamagat ng ating pag-aaral, Wisdom of Great Weight from Ecclesiastes 8. Thank you, Father, that you are wise, and thank you that you have gifted us with wise men and women over the ages. Nawa, Panginoon, kami makinabang sa karunungan na ibinigay mo sa mga nauna sa amin, lalong-lalo sa karunungan na ibinigay mo kay Solomon. We ask you, Lord, to cleanse us, fill our longings, answer our questions, strengthen our weaknesses. Tapunan niyo po ng liwanag ang aming mga kadiliman at nasa ganun kami matuto at na ang buhay na inilaan mo para sa amin ay aming maunawa o dili kaya ay aming maipamuhay sa pinakamabuti at mabungang paraan. Quiet our hearts, O God. Teach us to focus our attention on you alone. Take care of our cares, our worries. Strengthen our bodies. Sharpen our minds. Prepare our hearts to hear your voice. May you be our speaker, O God. Use your servant only as your instrument. Walk in our midst. Dispense blessings. Lift up only your name. Protect our loved ones who are not with us right now. Protect even our homes and the things that you have given us. May you protect us from assaults of evil men and evil spirits. And protect us from lies and falsehood. We seek your truth, Father. And this we ask in the name of Jesus our Lord and teacher. Ecclesiastes 8. At sa ating mong pag-aaral ng maraming mga karunungan at hindi natin kayang ubusin isang mang maghapon ng laman ng isang chapter lang, subalit tatangkain natin na kuhanin yung mga relevant sa ating buhay ngayon. But do not just hear. As Ecclesiastes 8 is discussed, immediately find your personal applications. Because the Word of God is discussed not to entertain, not to inform, but to change our lives. Ecclesiastes 8, verse 1, Who is like the wise man? Who knows the explanation of things? Wisdom brightens a man's face and changes its hard appearance. Sino daw po ang tunay na marunong? Makikita mo lang daw sa hilat siya palag ng pagmumuka kung ang tao ay may kaalaman. Because wisdom makes you cheerful. So yung tunay na may nakakapag-unawa sa buhay ay hindi parang Biyernes Santo lagi ang pagmumuka. Hindi laging nakasimangot, hindi laging naguguluhan, hindi laging nalilito. Nahahanapan niya at natatagpuan niya ng kasiyahan ang buhay. Wisdom gives you a smile. So wise counsel lets you see the humor of life, the scheme of things, and your part in the scheme of things. Kung tayo po ay may karunungan, nakikita natin kung anong bahagi natin sa mundong ito at anong bahagi ng mundo sa atin at kung paano tayo gagalaw, saan tayo tatayo sa tamang panahon. The part of your situation in the scheme of things and understanding that part will make you cheerful. Therefore, if you are wise, you are able to place or contextualize details in the scheme of life. You see logical connections. You see causes and effects. And you're able to charge numbers to statistics. Pag sinabi mo, talagang ang tao, siguro sa mga bawat 10 pagtatangka niya, ay magkakaroon siya ng mga 4 na tagumpay. Kung nakakarating na po tayo sa ganung uri ng mga conclusion, then you charge your failures to statistics.
When you fail, sabi mo, oh, yan yung 6 out of 10. So, nakaka-6 na ako, ang 4 na lang na natitira, itagumpay. Pag nakikita na natin yung mga ganyang batas ng buhay, hindi na tayo sobrang naguguluhan at nalilito at naliligalig. Wise persons humor life. And they find humor in life, they adjust to life, and they soothe life with a positive attitude. Napakalungkot naman na malapit ka na lang gumraduate, tinatawag ka na lang ng hukay, ay hindi mo pa naunawa kung ano talaga ang mga nakakatawa lang sa buhay na hindi ka dapat masyadong seryoso. Kung ano mga bagay na talagang nangyayari at kailangang tanggapin na lang at hindi na kailangang labanan pa. At kung ano mga bagay na kukunti lang naman ang kinakailangan talagang mapalitan. Kung napakaraming dapat palitan sa mundo, dapat pinalitan na yan ng Diyos nung palang nilikha niya ang mundo. At marami mga tao, hirap na hirap sa buhay kasi pinipilit nilang palitan ang lahat samantalang itinakda na ng Diyos na ganun yun. Yung mga sumasabay sa agos, sumasabay sa takbo ng panahon, ang mga tao makakahanap ng kaligayahan at kasiyahan sa buhay. Ecclesiastes 8:2-5. Obey the king's command, I say, because you took an oath before God. Do not be in a hurry to leave the king's presence. Do not stand up for a bad cause, for he will do whatever he pleases. Since a king's word is supreme, who can say to him, "What are you doing?" Whoever obeys his command will come to no harm, and the wise heart will know the proper time and procedure. So pumalaot agad si Solomon sa kanyang discussion sapagkat siya ay hari. Alam niya ang kapangyarihan ng hari at alam niya na useless na bumangga ka na bumangga sa hari nang wala ka namang tunay na dahilan. Sabi niya, do not needlessly oppose the powerful. You want to be happy in life? Do not needlessly oppose the king. Do not needlessly oppose legitimate power. Sinabi niya, this is the king to whom you took an oath before God. In other words, this is not just a king, this is a God-installed king. A king that enjoys legitimation from God. And therefore, the people took their oath to be obedient to this king. Sabi niya, anong mapapala mo na lagi mo na lang yan babanggain? Because power and God himself is on the side of legitimate leadership. Napakarami mga tao buongga ng bangga sa pader. Lagi na lang malungkot si tatay dahil nakaaway na naman yung supervisor, binangga na naman niya yung manager, pati presidente ng kumpanya gusto niyang suwagin dahil para siyang lagi na lang may revolusyon, lagi na lang siyang merong pinaglalaban, meron na lang siya laging pakikipagtunggali kahit sa kalit-liitang sales clerk, pati security guard sa pinto, nakakaaway. Paano ka sasaya? E may barilyo, kung binaril ka, di tama ka nga, patay ka naman. Sa traffic, nakikipag-away ka, nakikipag-gita ka kahit right mo. So nabangga ka, nagkakupi-kupi ang iyong sasakyan, nabaldado ka, pero right ka nga, pero lumpo ka naman. So may mga bagay na hindi mo na kailangan pinagbababangga. Nakikipag-away ka sa jeep, sa sukling 5 na hindi binigay sa'yo, sinaksa ka tuloy. Dapat alam mo kung ano mga giyera ang dapat mong labanan at mga giyera ang pinapalampas mo na lang. Even major trains stop only at major stations. Transcontinental trains stop only at major capitals. So you choose your battles. At yung lagi na lang nakikipagtunggali sa may kapangyarihan, anong mapapala mo nun? Lumalabang ka sa agos. Lulungkot ka lang sa buhay. Meanwhile, what will you do with your grievance or with your misery kung talaga nahihirapan ka sa pamamalakad nitong leader na ito? Ecclesiastes 8:6, sabi ni Solomon, for there is a proper time and procedure for every matter, though a man's misery weighs heavily upon him. Oo nga, hirap na hirap ka, bigat na bigat ka sa iyong dinadala, pero ang pagmamadali para lutasin niya, nababangga ka sa hindi mo dapat banggain, ay lalo lang magpapalala ng sitwasyon mo. Sabi ni Solomon, observe proper time. Observe and study and wait for the proper time. Employ proper procedure. In life, there will always be power structures. There will always be persons who are more powerful than you. Do not needlessly oppose them. Except for very few meaningful moral crusades, do not go to needless wars. Do not go to needless battles, especially against the powerful. Yung biyanan na babaeng kinakaaway mo ang iyong manugang, may power yan. May power yan sa iyong anak. Di ba? Ganon din naman yung nanay, may power din yun sa kanyang anak. So yung manugang naman na nilalabanan yung biyanan, lumabangga ka rin sa pader.
Huwag kang lumalaban sa may kapangyarihan. Walang mangyayari sa'yo. No? Kaya marami mga buhay ang hindi masaya. Hindi na pumipili. Yung kapitbahay mo, makikipag-away ka. May kapangyarihan yun eh, kasi araw-araw dumadaan ka sa kanya. Araw-araw makikita mo siya. May kapangyarihan din niyang manginis. May kapangyarihan niya na bumarabara doon at paguluhin ang buhay mo. So bakit mo babanggayin? You will achieve a lot more by sailing with the wind. And you will struggle a lot less by going with the flow. Maliban na lang sa mangilan-ngilan na talagang konting-konting moral crusades na dapat na panindigan, hayaan mo na lang yan, sumabay ka na lang sa agos ng buhay. Even able captains are able to turn the fierce's wind into a friend. At yan ang tunay na husay ng mga kapitan ng mga barko, lalo nung araw ng mga sailing ships na umaasa lang sila sa takbo ng hangin. Ang tunay na mahuhusay ng mga kapitan at mga piloto ay nakikinabang anuman ang ihip ng hangin at saan man ito umihip. Kasi marunong silang lumaro sa hangin. Proper time and proper procedure opens many doors. But improper time and improper procedure will close many doors. Bakit po maraming mga tao, nasasabihin nyo, napakamalas naman ang taong to, lahat na lang niyang gawin, hindi magtagumpay? Usually ang dahilan noon, may ugali siya siguro na lagi nalang uma-attract ng opposition. Bakit pag may taong nawawalan ng cellphone, nakakaapat na cellphone na yun nawala, asahan mo sa darating na panahon siya pauli ang mawawalan? Kung sabihing malas yan, may ugali yan na kaburaraan, kaya laging nawawalan. Bakit laging may nadudukutan? Tung may nadudukutan na lang, siya nang siya yun. No? May tao tatlong beses nang nasunog ang bahay niya. Pag may ikaapat, bahay na naman niya yun. So meron siguro siyang pamamaraan na uma-attract, tumatawag, umaakit sa problema. So kung lagi na lang tayong namamroblema, lagi na lang tayong nabibigo, lagi na lang tayong nalulungkot, nakakapitong nobyo ka na, lagi ka na lang iniwan sa, hindi pa kayo nakaka one month, sari, iniwan ka na. May ugali ka sigurong karapat dapat iwan. No? Huwag mong sisihin ang mundo, huwag mong sisihin ang planeta, tingnan mo sarili mo, ano ba sa kostumbre ko ang nagpapaganito sa buhay ko? Wala naman akong nunal sa tuluan ng luha. Ipinakoterize ko na. Pero bakit ganito pa rin? Tingnan po natin ang ating attitude, because most of the time it is our attitude that shapes our environment. It is like a magnet that attracts and repels powers and forces. Tingnan ang mga rule ng buhay at matuto na. Ecclesiastes 8:7-8. Since no man knows the future, who can tell him what is to come? No man has power over the wind to contain it, so no one has power over the day of his death. Kayo mga mahilig magpahula, tandaan nyo na lang ito, Ecclesiastes 8:7. Sabi ni Solomon, no man knows the future. Walang nakakalam ng detalye niyan. Kayo mga manghuhula, lalo ng bobolan, naku, magkakaroon ka ng isang magandang pagkakataon ngayong taon na ito. Ikaw naman, naku, natutuwa agula. Eh, napaka-general naman, ang daming swak na doon. No? Kahit ano na lang, pwede mo nang basahin na yun ang kahulugan ng hula. No one knows the future. No one can say what is to come. Just like, sabi ni Solomon, no one can control the wind and no one can control the day of his death. No one knows the details of the future. So do not be obsessed with hula. And very especially the details of such. However, it may be possible to have a general idea or a general direction as to how people or things or events may tend to move. But no one can know the details, according to Solomon. Pero sabi nga, ang araw ay nakikilala sa umaga, so bata pa lang, kuminsan eh, pwede ka na magbigay ng konting prediction kung anong naghihintay na kinabukasan dito kasi kita mo yung ugali. Pero pwede namang mabago yung ugali na yon, so pwedeng mabago ang mangyayari sa kanyang buhay. But more or less, lalo ang matatanda, titingin lang sa mukha, naku anak, sa itsura ng nobyo mo na yan, lulungkot ka lang. Kasi nakita na nila yung maraming ganong itsura ng mukha nang kinawakasan ay naging ganon. Siyempre, hindi yan 100% precise. Pero makikinig tayo sa karanasan dahil meron talagang mga generalizations din ang buhay. Ecclesiastes 8:8, and as no one is discharged in time of war, so wickedness will not release those who practice it. Nakikita natin yung salad ng wisdom dito sa chapter 8. Bigla-bigla ko makambyo, iba na naman ang topic. Pero ang mahalaga, lahat yan ay mahalaga sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang sabi dito, wickedness will imprison. Wickedness
badness will entrap a person. Sabi, tulad ng may panahon ng gera, hindi ka pwedeng makatakas pagka ikaw ay tinatawag ng army at malilista ka doon sa service. You will be conscripted into service. Hindi ka pwedeng tumakas. Ganon din, hindi mo pwedeng takasan ng bunga ng kasamaan. Evil will punish its own practitioners. Evil will breed evil. Evil will produce more evil. And evil will not let go like conscription in time of war. Ganon tayo nakatali sa mga bunga ng ginagawa nating mga mali. Kaya kadalasan, kahit anong gawin natin, ayaw magtagumpay, lagi na lang kabiguan, kalungkutan na dumarating sa ating buhay, dapat ating halungkatin ang ating nakaraan dahil baka meron tayong mga ginawang mali na hindi pa natin naitutuwid at inaani pa natin yung bunga ng mga itinanim natin na yun. Kaya kailangan kung parang ang hirap-hirap ng iyong buhay, ang bigat-bigat, balikan mo. Baka meron tayong mga ginawa, mga attitude na hanggang ngayon nandiyan pa na nagiging dahilan kung bakit tayo nagmumukha na lang laging talunan sa buhay. Avoid doing evil. Because the Bible says what you plant is what you will harvest. And if you have been mired into evil deeds, even wrong deeds or just honest mistakes, extricate yourself. Kailangan mong palayain ang iyong sarili doon sa mga tali na gumagapo sa iyo dahil sa ating mga nagawa o dahil sa ating mga ugaling hindi ka nice-nice. Proverbs 6:5, free yourself like a gazelle from the hand of the hunter, like a bird from the snare of a fowler. Kung paano nagpupumiglas ang isang hayop na nabihag, ganun dapat tayo magpumiglas daw sa magiging bunga ng ating mga maling desisyon o mga naging pagkakamali noon paman. Kailangang makawala tayo doon. Kung ikaw yun merong nagda-drive ka at nakaliko ka sa isang mali, kailangan kang bumalik, umatras o bumuelta para makabalik ka ulit doon sa tama and then you take the right way. Hindi pwedeng ituloy mo nang ituloy yung maling yun dahil pakipot ang daan, pamali ka ng pamali, humahaba ang buhay, lubog ka ng lubog. Kung minsan merong pinagkrusan ng landas na dapat nating balikan para simulan nating tahakin yung tama. Ecclesiastes 8:9-10. All this I saw as I applied my mind to everything done under the sun. There was a time when a man lords it over others to his own hurt. Then too I saw the wicked buried, those who used to come and go from the holy place and receive praises in the city where they did this. This too is meaningless. Sabi ni Solomon, nako, napakarami ko nang nakita sa buhay na ito. Merong mga umaasenso, lumalakas, nagkakaroon ng kapangyarihan, dumadami ang tauhan. Sila lang naman ang nahihirapan at sila din ang nagsasuffer. It can also be read to the point that may mga taong nangingibabaw sa iba, nangunguna at nagkakaroon ng kapangyarihan at ang nahihirapan ay yung kanilang mga pinangungunahan. That sentence can be read two different ways in its original language rendition. Sabi niya, maraming walang katuturan. Marami na ako nakitang mga masasamang tao na pinupuri lagi ng publiko saan man sila mapunta at nung inilibing, binigyan pa ng isang napakarangal na libing. Sabi niya, napakaraming bagay na sayang lang at walang katuturan sa buhay. There are times when a person's power hurts himself. There are times when a person's leadership or authority or rise to power or hold on to power hurts only himself. Maraming ganyan mga tao, nung umasenso at saka napahamak, nung naging makapangyarihan at saka naligaw, nung nagdumami ng tao na kanilang pinangungunahan, doon sila naging malupit at doon sila naging mapagsamantala. Samantalang ang tunay na pamumuno ay upang kupkupin at mahalin ang ating pinamumunuan, hindi para sila kawawain. Sabi, merong mga tao hindi bagay na nagiging makapangyarihan. Hindi bagay na yumayaman, hindi bagay na umaasenso, hindi bagay na sumisikat kasi nasisira lang. Alam niyo po, marami ang hindi makayang dalhin ang bigat ng kahirapan. Pero marami rin na hindi nila kayang dalhin ang bigat ng kayamanan. Merong mga hirap na hirap dahil sila hindi kilala, pero meron ding hirap na hirap pag kilala na sila, hindi nila ma-handle yung fame. Kaya sabi, may mga taong hindi talaga ukol na yumaman o sumikat sapagkat hindi nila kaya. Labag sa likas nila na kayanin ang higit sa pagiging karaniwan.
Sapagkat alam niyo, fame, power, fortune is such a great weight to carry. And if you were not made to carry it, if you were not designed to carry it, you will be destroyed by it. Kaya hindi tayo dapat sobrang naghahangad kung hindi binibigay sa atin ng Diyos. Matapos nating gawin ang magagawa natin, hindi pa rin nangyayari, dapat nating isipin na dapat ako manalig na hindi yan ukol para sa akin. Hindi yan para sa akin at hindi ako para dyan. Dahil baka masira lamang ako. At sabi nga ng ilan, whom the gods wish to destroy, they first make powerful. Or they first make rich. So be free from needless loads, from needless worry and care, and needless responsibility. Baka naman hangad kayo ng hangad na tumaas ang posisyon nyo sa inyong kumpanya. Nakakatiyak ba kayo na ang pagtaas ng posisyon na yan ay siyang pagdami ng inyong kaligayahan? O baka naman yan ay pagdami lang na inyong mga suliranin? Paghangad na may isa ng kumpanya, gusto pa mag-expand ang mag-expand. There are people who are called by God to expand, but there are those who are not. So pag nag-expansion, ano nangyayari? They spread themselves too thinly at ang lahat ng negosyo bumabagsak. Huwag kayo nagne-negosyo na hindi nyo alam paandarin kung umabsent yung inyong clerk o yung inyong manager o inyong supervisor. Dapat alam nyo paandarin yan. Isa yan sa dapat natin iniisip. Pag hindi nyo kayang paandarin ng wala kayong mga tauhan, huwag nyo pasukin dahil dadayain lang kayo ng mga yan. Lalaki lang ang mga ulo nila pag lumaki na yung kumpanya, nanakawan lang kayo niyan, dumadami ang problema nyo. Kung hindi nyo kayang lukuban, ay huwag ninyong angkinin. Dumadami ang suliranin, expand ang expand. Pero sa pagdami ba ng pera, dumadami ang inyong kinakain? Hindi naman na. Nagbabawas pa nga tayo dahil nagjejeta ka na. Sa pagdami ba ng pera, talagang nilalakihan mo yung kama mo? Hindi, tama na. Yung king size, hanggang doon ka na lang, alam mo ang kama mo kasi laki ng basketball court. So sa pagdami ng goods, it doesn't always mean that your satisfaction will also increase. Your management work will only increase. Yung maraming mga bahay, ito yung babagyo, tinatawagan mo lahat, lumipad ba ang bubong, gumuho ba ang pader? Tapos yung mga katulong mo ang laging nagpe-piesta sa iyong mga bahay, nakahiga sa iyong kama, at nasa iyong bathtub. Ownership is such a great burden. So huwag kayong laging maghanga na magkaroon, na magkaroon, na magkaroon. Napakahalaga na i-simplify ang buhay. And once you have power, do not always seek to prolong tenure. Do not always seek to prolong your hold to power. Do not overstay your welcome. Kung kayo manager, time na para mag-resign o time na para magpunta sa ibang lugar, bigyan nyo naman ng space yung iba para umasenso rin sila dahil tigitigis lang tayo ng buhay. Ay gusto nyo nang kayo na lang lagi ang nandun. Paano yung iba? Hindi na ba sila makakaupo sa inyong silya? So know when to say goodbye to power. Know when to say goodbye to prestige so other people can also take part in it. And that you may retire to a more quiet life. Napakahalaga alam natin when to stop. Proverbs 15:17 says, better a meal of vegetables where there is love than a fattened calf with hatred. Mabuti pa daw na ang pagkain ay gulay na lang ang ulam, bulang lang, kaysa sa lechong baka na lagi na lang may gulo. Alam niyo po kasi nung araw, yung pagkain na gulay, ina-associate yan sa poverty. Pero ngayon siyempre, yung mga super rich, ganun na rin ang ginagawa nila, puro gulay-gulay na lang kasi uso ngayon sa mga diet-diet yan. Pero nung araw, pagkagulay, ay mahirap. Kasi sabi sa Bible, mabuti pang gulay na lang ulam mo na tahimik ang buhay mo. Kesa piyesta ka ng piyesta pero wala ka rin namang gana dahil ang gulo-gulo ng buhay mo. So you should know when to stop. No? Mabuti na yung simpleng masaya kesa maluho na magulo. Ngayon kung maluho ka na, masaya ka pa, well, double blessing. Take it and receive it and share with others. But kung pipili lang kayo sa dalawa, you should have less to worry about so that you will enjoy more. So do not overstay your welcome. Especially in leadership, we must discern if a leadership or a leader hurts the people. If a leadership hurts others, we must have a way to reject that leadership. Because leadership is meant to take care of the people, not to terrorize people, and not to take advantage of people. So kailangan ng tao lagi nag-iisip, hindi lang tayo para mga hipong tulog na dinadala ng agos. There was another observation of Solomon, that there are wicked people who die and get buried with honors. Sabi niya, huwag kayo masyado humahanga sa mga magagandang libing kung minsan mga walang kakwenta-kwentang tao yung nabibigyan ng mga magagandang libing. This is meaningless, sayang lang. So mga kapatid,
Pag pinakinggan natin si Solomon, sabi niya, naging leader na to, naging makapangyarihan na, pero hindi siya naibig ng tao, tapos pinupuri-puri pa siya. This is wrong. So minsan ka lang mabuhay sa mundong ibabaw, gandahan na, galingan, at baitan mo na. Kasi minsan ka lang namang mabuhay. How would you like to be remembered? How would you like to live your life? Huwag ka na yung kilala ka na lagi kang sisungit, lagi kang sisuplada, lagi kang si ganito at si ganon, si reklamadora. Minsan ka lang mabuhay, baitan na. No? Mag-i-enjoy ang iba, mag-i-enjoy ka rin, and this is life. Ecclesiastes 8:11, when the sentence for a crime is not quickly carried out, the hearts of the people are filled with schemes to do wrong. Tama nga naman. Kung may nagkakamali at hindi pinaparusahan ng makapangyarihan yung nagkamali, hindi itinutuwid, ang lahat ng tao ay aambisyoning magkamali na rin sila. Lalo't ang pagkakamali ay nagbibigay ng pera o kaya ay kapangyarihan o iba't iba pang mga biyaya sa buhay. Ecclesiastes 8:12-13, although a wicked man commits 100 crimes and still lives a long time, I know that it will go better with God-fearing men who are reverent before God. Yet, because the wicked do not fear God, it will not go well with them, and their days will not lengthen like a shadow. Anong sinasabi na naman dito ni Solomon? Although some bad people may have a good life, it's still better to be good in life. Hindi po ba nakakakita tayo ng mga masasamang taong yumayaman, umaasenso? Parang tahimik naman ang buhay, wala naman sakit. No, parang ang saya ng buhay nito mga masasamang ito. Sabi ni Solomon, kahit pa nga may ganyang naobserbahan tayo, mas mabuti pa rin na maging mabuti ka. Huwag mo silang kaingitan, huwag mo silang tularan, sapagkat ang alam natin na ang Diyos ay mabuti, so kung mabuti ka, you are always on the side of God. Kahit sa biglang tingin, mas may napala yung gumawa ng mali, huwag kang mahikayat na gawin din yun, huwag kang maingit, sapagkat may Diyos at alam niya ang ginagawa ng bawat tao. Said another way, the observation of Solomon can be said as this, some bad people live long and they have enjoyable lives in spite of the saying that bad people will not prosper and will not live long. And he was quoting actually from other scripture, from other parts of the Old Testament. Sabi niya, alam nyo, natitinig naman talaga natin eh, na hindi naman talaga pinagpapala ang masasama. Pero sa totoo lang, may mga masasama dyan na mukhang parang masarap ang mga buhay. Huwag nyo nalang guluhin ang buhay nyo dahil sa kanila, basta't magpakabuti na lang kayo. At huwag na kayo maging hukom, huwag nyo nang sumbatan ng Diyos, o huwag na kayo ang mag-isip ng mga kung ano-anong bagay para sila ay ibalik sa lupa o sila ay parusahan. Just live your life in the best way you can and let God deal with them. Ecclesiastes 8:14, there is something else meaningless that occurs on earth. Righteous men who get what the wicked deserve and wicked men who get what the righteous deserve. This too, I say, is meaningless. Anong observation dito ni Solomon? Sabi niya, napansin niyo ba na may mga mabubuting tao ang napapala nila sa buhay eh dapat yung napapala ng masasama pero sa kanila napunta. At may masasamang tao naman ang naaanin nila sa buhay dapat inaanin ng mabubuti lang pero sila ang kumani. In other words, nababaligtad. Parang there are times when the evil gets rewarded and the good gets punished. Sabi niya, ito'y isa ring hiwaga ng buhay. Natanggapin mo na lang na nandyan kasi kahit anong gawin mong pagsosolve nito, hindi mo masosolve because it really happens. It's part of life. So it's meaningless. It's meaningless to always talk about it and think about it and try to solve it because it is a given. And another reality that doesn't make sense, good people may be treated as criminals and bad people may be treated as honorable. Actually, yun ang sinasabi niya. Bad people may be called honorable. My goodness, how much worse can you treat the word honorable? No? Sobra yan nating nilalait at binabaliwala ang ibig sabihin ng dangal that you call sometimes the most corrupt people honorable. Bakit nga ba honorable ang tawag dati sa mga politiko? Siguro may mga ilan-ilang honorable, pero you and I know nakabaligtaran yun. So tigil-tigilan yung mga honorable-honorable na yan. Naniniwala ka silang honorable sila. Kaya pag dumadaan sila, hinahawi ang daan. Wang, 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 hinahawi ka. But not on election time. Hahalikan nila yung batang may uhog. Hahalikan nila ang matatanda. Dahil election. Pagkatapos ng election, binigyan mo na yun ng kapangyarihang pahiram lang. Hahawiin ka pag dumadaan sila. Sa mga sasakyan na binibili ng iyong buwis at mga gasolinang binabayaran ng iyong buwis, hahawiin ka sa kalsadang ginawa sa iyong buwis at pinagtubuan nila ang pagpapagawa.
honorable. Kaya ayoko ng mga churches na pag may mga anniversary, may mga congressman, may mga kusino-sinong mga aakyat sa entablado para batiin yung mga tao. Ba't siya ba nagpagawa ng church? Member ba siya doon? Bakit siya kasama? Kailangan tumungtong doon. Diba? The stage and the pulpit is prostituted for the benefit of wicked politicians. And it must never be allowed by self-respecting Christians. Dami-daming corrupt na tao, honorable. Ecclesiastes 8:15, so I commend the enjoyment of life. Finally, sa dinamirang inobserbahan ni Solomon na parang problema sa buhay na hindi mo naman kayang lutasin, mga bagay na hindi ka man sang-ayon eh, ganun talaga ang buhay, wala ka namang magawa. Sabi niya sa 8:15, so I commend the enjoyment of life because nothing is better for a man under the sun than to eat and drink and be glad. Then joy will accompany him in his work all the days of the life God has given him under the sun. Sabi niya, huwag niyo nalang i-philosophize lahat ng bagay. Huwag niyo nalang i-problematize. Huwag niyo nalang lutasin. Kasi nung paman, hanggang ngayon at hanggang sa darating na panahon, yan ang kalakaran ng buhay. So, mag-enjoy ka nalang. May gulo sa Lebanon, wala namang gulo sa barangay mo, mag-party ka. No? Nagkakagulo sa ganon, sa bahay mo naman hindi, magkainan kayo, magsaya kayo. Sapagkat tuwing may puwang, tuwing may pagkakataon na sumaya, magpakasaya ka sapagkat ang kalungkutan ay marami at hindi mo alam kung kailan darating. So habang may lakas ka, gamitin mo. Habang meron kang pwedeng ikasiya, magsiya ka. Sapagkat di ka nakakatiyak na bukas, pwede mong gawin yan. Sabi, ito ngayon ang aking panukala sa inyong lahat. Enjoy life. Enjoy what you can. Get what you can get from life. Because of such meaninglessness, and because of such realities that do not make sense to our limited minds, because of such realities that cannot be fully understood anyway, like the wind cannot be controlled, just get the most out of life. And graduate when the march from Aida plays. Mabuhay ka at kung mamamatay ka na, mamatay ka. Wala ka namang magagawa laban dyan. Bakit habang nabubuhay kay pinipilit mong patayin ang sarili mo, ayaw mo mag-enjoy? At pag namamatay ka na, pinipilit mo namang mabuhay. Sabi, kung buhay ka, mabuhay ka. Kung namamatay ka, mamatay ka na. Kasi nakatakda ang lahat ng yan. So just enjoy your food, your drink, enjoy your time, enjoy your life. Enjoy simple pleasures. Kaya sinabi yung food, drink na yan, these are simple pleasures. Ibig sabihin, kahit magulo ang planeta, kahit may kometa na nakaambang bumangga sa planetang ito, kumain ka, mag-enjoy ka. Kahit na maraming suliranin ang mundo, ang economy, ang environment, mayroong maliit na sulok sa isang mundo na pwede kang magkaroon ng kahit panandali ang katahimikan, samantalahin mo yon at lasapin mo ang ganda ng buhay na ipinagkaloob sa inyo ng Diyos. Binigyan ka ng Diyos ng buhay, hindi ka para parusahan o torturin, kundi para ma-enjoy mo ang buhay. So, just have as much time as you can. Do as much good whenever you can. Because bad, meaningless, and senseless times can be many. And this is the only way to survive. In fact, this is the only way to enjoy much meaninglessness and ironies around us. Just try to enjoy what can be enjoyed. Ecclesiastes 8:16 to 17. When I applied my mind to know wisdom and observe man's labor on earth, his eyes not seeing sleep day or night, then I saw all God has done. No one can comprehend what goes on under the sun. Despite all his efforts to search it out, man cannot discover its meaning. Even if a wise man claims he knows, he cannot really comprehend it. So si Solomon na binigyan ng Diyos ng superior na karunungan, tinawag na pinakamarunong sa lahat-lahat, nung tinanong mo, ano po ang lesson ng buhay? Sabi niya, wala. Eh ano ba ang sagot sa maraming hiwaga? Wala. Walang nakakaalam niyan. Sabi, ang runong-runong niyo, tas wala. Sabi niya, talagang yung napakarunong lang ang nakakaalam kung anong walang kahulugan. Kasi ang mga mangmang, binibigyan ng kahulugan ng lahat nang wala namang kahulugan. Sabi, ang gusto mong mabuhay, oh, may pagkain ka, kainin mo. May asawa ka, sharean mo. May pamilya ka, enjoy together. You have a few friends, enjoy life. Drink, eat, do good. Yun ang buhay. At pag namatay ka na, patay ka na, huwag ka na magsisi. Yun na ang buhay.
So it's affordable. So everybody can have a little food and a little drink and a little happiness, no? So kung tinatanggap lang sana ng mga know-it-all theologians itong sinasabi ni Solomon na wala naman talaga nakakaalam niyan, hindi sila magdudunong-dunungan at hindi nila tayo papatawan ng kebibigat ng mga katuruan na hindi naman natin masunod. Hindi nila tayo laging pagigiltihin na parang lagi tayong kulang at hindi tayo pabubuhayin na puro na magdusa ka na parang yun ang gusto ng Diyos sa'yo. Because organized religion has glamorized sorrow and pain and has demonized enjoyment. Samantalang itong si Solomon na pinakamarunong na taong binigyan ng Diyos ng superior na karunungan, ang payo, mag-enjoy kayo. Nilikha kayo ng Diyos para tamasahin niyo at lasapin niyo ang kanyang kabutihan, ang kanyang kagandahang loob. Hindi para kayo magpasa ng krus, lumuhod sa munggo, umiyak ng umiyak, magtiis ng magtiis, isuka lahat ang inyong kakainin at ibigay sa relihiyon. Sabi ganun, may tamang sukat ang lahat ng bagay. Kaya pati sa Biblia, sabi, o yung one-tenth, ibigay niyo yan sa Diyos. May 90 pang natira sa'yo. No? Huwag mo namang ipaluwa lahat at ipabigay na lang lahat. Sabi, ang mga tao, nilikha ng Diyos dahil mahal niya. So mga kapatid, huwag niyo nang hanapin ang kung ano-ano mga kahulugan ng buhay na what is life? Meron kayong asawa, maging matapat kayo sa kanya. Dahil napakahirap nagtataksil kayo, lagi kayong lito. Pati mga tiket ng bus at kung ano-anong mga nasa loob ng wallet nyo, linis kayo ng linis bago umuwi. Minsan papalaban mo pa yung kwelyo mo dahil nalagyan ng mantika o mantikilya o mamahaling o mumurahing lipstick. Tinitingnan ng asawa mga dibdibdib mo kung may mga pulbus dukesa na napadikit dyan. Mahirap yung double life. Sabi ko noon, love the youth, the wife of your youth. Simple pleasure, simple joys. Get on with life, tumingin ka sa view. Damahin mo ang sarap ng hangin, tingnan mo ang magandang sunset, amuyin mo ang bango ng bulaklak, mag-enjoy ka ng pansit canton, magbigay ka sa mga kapuspalad, at kung namatay ka, di namatay ka, huwag ka na maghanap. Yan ang buhay. So, sarap na lang, enjoyable. Huwag niyo lagi, mga kapatid, isiping magtiis, magtimpi, parang napaka-killjoy ng Diyos. The make of the human body is very sensuous, and God has given us the senses. Do you think to deny the senses? God gave us our senses so we can fully appreciate the beauty and the pleasures even of life. But do not forget to commit yourself to good deeds, to good things and projects, to do good, but nevertheless to enjoy the good that God does to you. No one can really understand and control and predict life. So huwag nyo nalang laging isipin, yung papa, sana po pagka namatay ako, yung naka-makeup ako, yung sana pag namatay ako, yung nasa bahay lang ako, nakahiga lang ako, sana, yung pati ba naman kung paano kayo mamamatay, pinapakialaman nyo pa? Yung kasi nyo, paano kayo mabubuhay? Nasa kamay yan ng Diyos. Just live the best way you can. Maximize your happiness despite, and in fact, because of the many possibilities for sorrow. Napakaraming pagkakataon na ang tao ay pwedeng lumungkot. At sabi ni Balagtas, no? Ganun daw ang buhay sa mundo. No? Sa isang iglap, maaaring magkaroon ka ng kalungkutan. Sa isang iglap, maaaring mabawi ang lahat ng iyong mga tinatangkilik. Sa isang iglap, maaaring ang iyong kalusugan ay maging isang uri ng karamdaman. Sa isang iglap, ang mahal mo sa buhay, maaaring mabawian ng buhay. So habang nandyan yan, mahalin mo na. Habang meron kayong pagkakataon, magmahala na kayo. Makipagkasundo ka na dahil ang buhay ay maraming sorpresa. Masama yung kung kailan ka na lamang nasa lungkot, maaalala mo yung mga panahon na pwedeng-pwede kang magsaya, ay sayang, di ka nagsaya. Pag may pagkakataon, lasapin ang ganda ng buhay, ibahagi sa kapwa ang kagandahan ng buhay, tulungan ang mga kapuspalad, but nevertheless, never forget to leave something for you so that you will enjoy it too. God loves us. So you humor life, adjust to life, because it can't and it won't adjust to you. When people live together, some will smile and some will frown, but you need not mind them. Travel on as best as you can. Take them as you find them. Huwag niyong ipagluksa na may mga taong masasama ang ugali. Marami talaga nun. Huwag niyong ikalungkot na marami mga taong mandaraya. Huwag lang kayo yung padaya. Huwag niyong seryosohin masyado ang hirap ng buhay sapagkat sa loob ng mga hirap na yan, there are pockets of enjoyment available, especially to God's people. Take life as you find it. Binato ka, gawin mong monumento. O kung hindi naman, tungtungan mo sa baha ang mga batong ibinabato sa'yo. Huwag kang magreklamong lagi ka nalang binabato. Buti ka, may libre kang graba. Find what is positive
Anong sabi ng desiderata? You are a child of the universe. No less than the trees and the stars, you have a right to be here. And whether or not it is clear to you, no doubt, the universe is unfolding as it should. Aandar ang mundo, nakasakay ka man o hindi. So sumakay ka na lang. Huwag kang magpaiwan-iwan at magpaarte-arte dahil hindi ka babalikan ng tren. Sumama ka na lang sa buhay. Ang isang taong nawala, hindi na babalik. Ang isang linggo na wala, hindi na babalik. So nagmukmo ka ng tatlong araw, limang araw, sinayang mo yon, samantalang pwede mo sana ipagdiwang ang buhay. Learn from Solomon. Do not problematize life. Life is a gift from God to be enjoyed. It is not a problem to be solved. Enter the stage. Kung baga tayo mga artista o dancer, may entablado, ito ang buhay. Pinanganak ka, enter the stage. Say your lines. Dance your part. Do your best, love and be loved, and exit when the march from Aida calls you. Exit with as much grace as possible. And what you will find out, when you exit from this stage, God is there in the backstage waiting for you to welcome you to another chapter of your meaningful life with God. So live your best, enjoy life, do good, worship God, and then let God do the rest. Heavenly Father, we thank you for life. Patatawarin niyo po kami kung hindi namin naigagalang ang buhay at lagi na lang kami na nagmumukmuk, nagre-reklamo, hinahanap ang wala, hinahabol yung hindi naman pwedeng abutan. Ituro mo sa amin, Panginoon, na ang buhay ay maganda. Dahil kayo ang may likha nito. Teach us how to live and how to live with others. How to live harmoniously with others who have different agenda from ours. We have different points of view. Turo mo sa amin, Lord, to be tolerant of other people and other points of view. And to live and to learn to live and appreciate even the beauty of the differences among us. Siya sa atin yung mga buhay namin, Panginoon, kung may ugali kami, kung meron kaming asal na umaakit ng problema, umaakit ng lungkot, umaakit ng pagdurusa at mga kahirapan. Magbulay-bulay tayo, mga kapatid, sa ilang saglit ng katahimikan. Ipasalamat sa Diyos ang gift of life. Magpasiyasat din tayo kung meron tayong mga paraan ng pag-iisip, ugali o asal na nagpapapangit sa buhay natin. Ihingi natin ang tawad sa Diyos. Sapagkat ang paglapastangan sa buhay, ang paglapastangan sa Diyos na may bigay nito, learn how to live life to the fullest, to celebrate every day, every minute, in spite of the many seeming troubles around us. Manahimik tayo, yumuko sa presensya ng Diyos at hingin ng udyok ng Espiritu kung ano ang mga dapat nating idagdag o bawasin sa ating buhay.